So ano na ba nangyari sa third Senate hearing about dito nga sa red tagging? Pinanood natin yung medyo paunang bahagi. Magsasalita itong Makabayan Black. Then magpe-present din ng mga witness or ng mga resource persons ang bawat magkabilang panig. Pero ang ating inilista lang dito, yung mga nagsalita ng mga dating kadre or mga dating NPA. So umpisahan natin kay Canuel. So yung buod ng sinabi ni Canuel, ang CPP, NPA, NDF na organizational structure kaya magpatunay na ang Makabayan Black ay sakop mismo ng CPP, NPA, NDF. So ipinakita niya yung organizational structure ng CPP, NPA. Mayroon ditong sangay para sa mga kabataan, para sa mga manggagawa, para sa mga kababaihan, at meron din para doon sa mga party list. So yung pangalawa na nagsalita ay si Cayano. Pinatutunayan niya na si Zarate ay kasama niya sa ilang okasyon at forum. Si Zarate ay kasama niya sa PKP. Ka Arkins, sinalaysay din kung paano siya na-recruit. Isa siyang provincial coordinator. Then may hawak na dokumento na permado mismo ni Nery Colmenares. Then si Kasay, isang miyembro din ng Kadamay. Then Gabriela ang may kumpas ng CPP-NPA. Yun yung sinabi niya. Sumunod si Kared, ipinaliwanag ang ACT teachers. Si Kaamihan, yung nagsiwalat na tungkol kay Sara Ilago from Kabataang Makabayan, kasama si Ilago sa litrato. Then nagsubmit ng mga minutes of the meeting ng mga pagpupulong. Then si Kaela, nagsubmit din ng statement na pinirmahan niya. At syempre, yung pinaka popular si Ka Eric, pagkukunwari ng Makabayan Black upang ibagsak ang pamahalaan, true democratic revolution, yun ang sinasabi niya. Walang red tagging na nagaganap. Ang nangyayari lang ngayon ay yung pagbubunyag ng doble karang CPP-NPA-NDF. Gusto lang nila naman, kaya nila ginagawa ito ay para sa no public awareness at saka yung security awareness. Kasi ang dami na nga namang nasisirang buhay. Ang dami ng mga kabataan ang naliligaw na landas na papasamad sa mga ito. Eh alam naman natin na mga minors, minsan nakikita na rin sa kabundukan, may hawak ng baril, di ba? Then itong si Reyna Kilantang, taga Masbate, sekretary siya sa Amihang Gabriela, pinangalanan ang mga nirecruit niya. Then sariling anak niya nirecruit din niya, taga-organize ng kabataan sa Masbate. Ayan si Reyna Kilantang, isang resource person din, itong isang isparo, si James Doremon kung tawagin. Ang naikwento niya, ginagamit daw nila yung mga uniforme ng militar or ng pulis para sa kanilang mga operasyon. At ang masakit pa nito, pinapatay nila yung mga aktivista, mga sarili nilang kasamahan para ang pagbintangan ay ang gobyerno. Ganun ka-deceptive, ganun kabangis, ganun ka-karahas. After ng Senate hearing, nagkaroon ng press conference ang National Security Council, NSC, at ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or yung LCAC. Umabot din ito ng isang oras. At doon ay sinagot nila yung mga katanungan tungkol nga dito sa pagkamatay ng anak ni Kulyamat. At marami pa silang mga sinagot na katanungan tungkol sa mga child warrior. Dito sa isang bahagi ng Senate hearing, tinanong ni Senator Tito Soto, si Ka Eric. Mr. Legazpi, Mr. Celis, Mr. Corbin, how do you prove that you are CPP? Or anybody else, paano mo mapapatunayan na CCPP member yung tao niya? Alright. Without you admitting or confessing, yeah. Paano ba i-microprove na kayo mga CPP dati, of course, no? Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Senate President. This is the big opportunity that we're waiting. Kasi sa matagal na panahon po, nag-survive ang CPP-NPA-NDF because of this portion na itatago nila at na ikukubli. Ang isang political operation nila gives them finance, kapre, recruitment, at naiikutan nila ang batas. Ang aking pinakasimple na mensahe para maintindihan ng mamamayan, ang CPP-NPA-NDF is the most complex criminal syndicate to evolve in the face of the earth, in our assessment. Una, ito ay nagko-combine ng underground at above ground. They are distinct in character but inseparable in operation. Ang ibig ko lang sabihin mga mamamayan, mga kababayan, bakit kami naglakas loob, nagtaya ng buhay dito? Because this should be established. Where is the gap of the government and law enforcement? And where is the gap of legislation? Doon sa underground. Absence of anti-subversion law in 1992, ang CPP, NPA, NDF did not avail of the legal spectrum
They remained underground. They remained armed. Ang nagpaligal ay ang mga bayan muna, makabayan, at ang nag-participate sa election, hindi ang CPP and PNDF. Ito po, sorry for this, Mr. Senator, Mr. Chair, Mr. Senate President, na miscalculate po ito ng Pangulong Ramos noon at ng grupo ng panahon nila ni General Almonte. Akala nila mag-implode at mawawasak ang CPP and PNDF because of the internal rift. Ay magulang mo si Joma, notorious brilliant on the notorious side, nagkaroon ng rectification, nagkaroon ng peace talks. In the last 6 to 8 years, from 1992 to year 2000, nakarecover sila. Kung kaya na nagamit nila pati ang batas natin, pinag-aaralan ba namin ito? Ang pinahanap sa amin ay papel. Ang sagot ko sa kanila, preponderance, correlation, and pattern of experience, testimonies, and practices will also form as evidence. Ang isang sindikato na grupo at kriminal na grupo ay hindi kailangan lahat sa papel mo i-prove. Ang Gambino family at ang Al Capone sa US, hindi sila na-prove na sila nang-extort at nangingikil at nangungutong. Masquerading as legal organization. And the attempt to recruit our youth and our people using not armed but agitation and radicalization can be part of the new law on anti-subversion. Narinig nyo yung sinabi ni Ka Eric at nabanggit niya dito yung anti-subversion law. So, pag-usapan nga natin yung anti-subversion law na yan. Ano ba yan? Tingnan natin kung ano bang batas ito. Okay, ito pala ay ang Anti-Subversion Act of 1957. So, the Anti-Subversion Act of 1957, officially designated as Republic Act number 1700, is a Philippine law which outlawed the Communist Party of the Philippines of 1930, or yung mga PKP or yung Partido Komunista ng Pilipinas 1930. Dahok Balahap, and any organization succeeding these two organizations, including the Communist Party of the Philippines, the National Democratic Front of the Philippines, and the New People's Army, on the grounds that this group is involved in a conspiracy to overthrow the government and impose a totalitarian regime. It also prohibited association with these groups. So yung subversion, ang meaning niyan ay overthrow. So ang history dito, the Anti-Subversion Act of 1957 or the Republic Act number 1700 was signed into law by then President Carlos P. Garcia on June 20, 1957. It was enacted into law during the peak of the Hukbalhap's Communist Rebellion in the 1950s. It was meant for the PKP or yung Partido Komunista ng Pilipinas nga, and its leaders are punishable by death penalty under the law. However, no PKP leader was formally executed under the Anti-Subversion Act. So the legislation was superseded during the martial law period under President Ferdinand Marcos. Then Marcos issued Presidential Decree 885 in 1976 and Presidential Decree 1835 in 1981. Through PD 885, Marcos expanded the Anti-Subversion Act by including organizations that were meant for the purpose of overthrowing the national government. So maganda pala itong anong batas na to eh. The Anti-Subversion Act was revived by President Cory Aquino 1987 through Executive Order 167, which also repealed the two presidential decrees issued by Marcos. The law was repealed again in 1992 by FDR through Republic Act 7636, which means that subversion is no longer a crime. Yun, kay Ramos. Pero yung sedition, yung illegal. Itong last year lang, ang DILG, Secretary Eduardo Anyo, nag-propose na i-revive nga itong Anti-Subversion Act para matuldukan itong problema sa CPP and PNDF. Kasi hindi na nakakatuwa eh. 50 years na silang ganito. Hihingi sila ng peace talks, pero ginagawa lang nila itong vantage point, yung peace talks, para makapag-regroup, para makapagpalakas ng pwersa. Sino ba yung mga nagva-violate? Kaya baliwala yung peace talks. Although na kay PRRD pa rin yung desisyon, dahil siya rin naman yung nag-umpisa. Ngayon, nung makita niya na hindi seryoso itong mga NPA sa
pistok, hinigil niya muna. Sana wag na lang magkaroon kasi gagamitin lang nito ng mga kalaban. Eh, yun naman ang talagang purpose nila, sirain ang gobyerno. Kaya nandito tayo upang palagi nating paalalahanan yung ating mga kababayan. Na sana naman, eh, mag-isip-isip lagi kayo. Magbasa kayo, manood kayo ng mga nangyayari sa social media, sa mga Senate hearing, para nalalaman nyo, mas na-educate kayo kung ano ba talaga ang mukha nitong mga ito. Itong Makabayan Black. So sana dumating din yung time na wag nang suportahan itong Makabayan Black o abolish na lang to, ang party list na to. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na subscribe button, pati na rin ang bell icon. Upang sa ganun, updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito yung Supremo. See you next time, mga buddy.